Hi everyone! So in this video, gusto kong i-share yung mga mistakes na nagawa namin nung nagpapagawa kami ng bahay before. Before creating this video, medyo hesitant ako if i-upload ko ba to kasi medyo embarrassing yung mistakes. But meron siguro sa inyong nagpapagawa ng bahay and you might want to avoid this mistake. So ito yung 5 mistakes na nagawa namin nung nagpapagawa kami ng bahay. So number 1 is hindi namin nalagyan ng pinto yung service area namin. Kasi yung service area namin is nasa loob siya ng bahay. So, although nasa medyo side naman siya at hindi masyadong visible, medyo kita pa rin siya if talagang titingnan mo. Noong una kasi, parang I was thinking, okay lang kahit di na siguro lagyan ng pinto dyan para makatipid sa pinto and dadagdag pa sa dami ng bubuksan mong pinto everyday. Pero na-realize ko na dapat pala may pintuan pa rin talaga kasi medyo eyesore kasi kapag may bisita. Kailangan mo itago yung mga dirty laundry para hindi makita ng bisita. Number 2 is hindi namin nagawang parang, hindi ko sure kung ang tawag doon, pero smart storage mechanism yung kitchen cabinets namin, yung corner kitchen cabinets namin kasi may blind spot siya. So if may budget pa, magpapalagay kami ng smart storage mechanism. Siguro inimbento ko lang yung pangalan na yun, pero may mechanism, sliding mechanism siya para makita mo lahat ng nasa loob at walang blind spot yung cabinet mo. Sana ganun yung ginawa namin kasi may part ng cabinet na medyo mahirap makita kung ano yung nasa loob. Number 3 is puti yung ginamit naming color ng tile grout for the bathrooms kasi ang hirap pala talaga niyang linisin. Like, talagang pangarap ko talaga magkaroon ng all white kasi na bathroom, pero na-realize ko na dumihin talaga yung white. So ayun, parang I was thinking na palitan yung tile grout soon. Yan, pag may budget na. Next is, hindi na palagyan ng pinto yung ibang closet, especially yung sa akin. Kasi ito na rin yung time na paubos na rin yung budget namin. So, ayun, siguro if magkaroon ulit ng budget, ayun, magpapalagay ako ulit ng ng closet doors noon and then papalagyan ko ng salamin. So para maiwasan niyo yung mga ganung cases na hindi nalagyan ng pinto kasi naubusan na ng budget, isama niyo siya sa budget ninyo, okay? Okay, number 5 is hindi ko nalagyan ng enough legroom yung kitchen island namin kasi may part lang doon na good for 4 lang yung legroom nung kitchen island. Pero naisip namin, paano kung may bisita, which is usually meron. Pag bumibisita sila, medyo mahirap umupo dun sa part na walang legroom. So, syempre, sa pagpapagawa naman ng bahay, hindi naman lahat perfect talaga lahat. May mga times na sana itong room na to, itong laundry area, sana mas malaki pa ng konti, ganyan. Madaming sana ganito. Pero kung nagpapagawa ka ng bahay, medyo madugo talaga siya. Marami kang kailangan i-consider, marami kang details na kailangan sabihin, and kailangan mo talaga siyang isulat kasi malilimutan mo yan kahit na alam mo siya by heart. May mga details kang hindi masasabi, tapos pag natapos na, nagawa na nila, ay, sana pala ganito yung nasabi ko, ganun. Actually, avoidable naman yung mga mistakes na to. Pwede, at saka pwede rin naman gawa ng paraan. Ayun nga, pag-iipon na lang ulit. Basta i-enjoy nyo lang yung journey ninyo sa pagpapagawa ng bahay. And yun lang, gusto ko lang i-share yung mga mistakes na nagawa namin. And I'll see you guys sa next video ko. Bye!